Ikinakabahala ngayon ang Estados Unidos ang tuluyang pag-atake ng Israel Defense Forces doon sa Rafah sa Gaza City. Sinabi ni Secretary of State Antony Blinken na walang anumang impormasyon silang nakuha mula kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kung kailangan o kailan sila aatake. Muling iginat nito na labis silang nababahala sa kalalagyan ng mga sibilyan na naroon sa Rafah. Kaya anya sila nagtungo doon ay dahil sa pag-aakala nilang ligtas sila mula ng simulan ng Israel ang military operation sa Gaza. Hindi anya sila tumitigil na magbigay ng alternatibo sa Israel para hindi dumanak ng dugo sa Rafah. Magugunitang ibinunyag ni Netanyahu na walang anumang pwersa ang maaari daw na makapagpigil sa kanilang pag-atake doon sa Rafah. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni U.S. Secretary of State Antony Blinken. No, we do not have a date for any Rafah operation, at least one that's been communicated to us by the Israelis. On the contrary, what we have is an ongoing conversation with Israel about any Rafah operation. The President's been very clear about our concerns, our deep concerns, about Israel's ability to move civilians out of harm's way, to care for them once they're out of harm's way, and to have any kind of major military operation that doesn't do real harm to civilians, to children, to women, to men. We are committed to ensuring that Hamas cannot govern or dictate the future of Gaza or anything else for that matter. But how Israel conducts any further operations in Gaza matters a great deal. And as we've said, we're talking to them about alternative and, in our judgment, effective ways. Napakinggan po ninyo ang tinig ni U.S. Secretary of State Antony Blinken. Kaugnay pa rin po yan sa planong pag-atake ng Israeli forces doon sa Rafah sa Gaza City. Sa iba pang mga balita sa iba yung dagat na ipamahagi na ng Estados Unidos ang ilang libong mga armas at bala doon sa Ukraine. Ayon sa U.S. Central Command, na kinabibilangan ito na mga machine guns, sniper rifles, rocket launchers at ilan pang libo na mga bala na kanilang nakumpiska sa Iran. Sa patanyang nasabing mga armas para sa mga 4,000 na mga sundalong lumalaban sa Russia. Galing ang mga armas sa pagkumpiska ng U.S. military mula sa 4 na barko ng Iran. Nagpupuslit ng mga armas mula panoong Mayo daw ng taong 2021 hanggang Pebrero ng nakalipas na taon. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nailipat ng US ang mga nakumpiska nilang kagamitan ng Iran dahil noong Oktubre ng nakalipas na taon ay mahigit 1,000,000 rounds naman ng bala ang kanilang naibigay sa Iran. Una na ngang inamin ng Ukraine na labis silang nagkukulang ng mga armas kung saan hindi makapagpadala ang Estados Unidos dahil na rin yan sa kakulangan ng pagpupondo mula sa US Congress.